Hating gabi nang pumarada ang isang puting van sa isang warehouse na matatagpuan di kalayuan sa Maynila. Mula sa loob ng naturang sasakyan ay bumaba ang ilang mga kalalakihan. Ilan sa kanila ay makikitang armado ng baril. Ilang minuto pa ang lumipas ay pinababa nila ang natitira pang pasahero ng van. Isa-isa ay bumaba ang mga bata. Mga batang lalaki at babae na bagamat walang mga gapos ay mababatid mong mga bihag. Bihag ng sindikato na kung hindi sila ipagbibili sa mga parokyano ay tuturuan sila upang magnakaw o mamalimos sa lansangan ng Maynila. Kabilang sa mga lula ng puting van ay ang batang si Buboy. 9 taong gulang lamang ito at nadampot ng sindikato habang siya ay nangangalkal ng basurahan sa isang kanto. Kasama din sa iba pang mga bata ay si Rita. Nadampot naman habang naglalaro sa harapan ng isang lumang sementeryo sa isang malapit na probinsya. Sa loob ng warehouse kung saan sila pansamantalang mamamalagi ay makikita ang iba pang mga kabataan. 6 isang paaralan ng warehouse sa dami ng makikitang bata sa loob nito. Maliban sa mga batang hamog na magnanakaw at manlilimos sa lansangan ay mayroong ding grupo ng mga bata na tinatawag nilang espesyal. Ito ang mga bata na maaaring ibenta dahil sa may mga itsura ang mga ito. Maaaring ipatubos dahil galing sa may kayang pamilya o kaya naman ay maaaring ibenta para sa kanilang mga lamang loob. Walang magawa ang mga bata kundi ang sumunod sa utos ng sindikato dahil kung hindi gutom ay tiyak na sakit ng katawan ang aabutin nila mula sa mga ito. Kinabukasan ay dumating ang mga inaasahang panauhin. Lahat ng mga bata ay pinatayo sa isang hanay upang makapili ang mga parokyano. Isa-isa ay nababawasan ang mga bihag kapalit ng pera na ibinabayad sa sindikato. Naibenta lahat ng mga bihag maliban sa 2 bata. Naiwan ang batang si Buboy at Rita. Hindi alam ng 2 kung sila ay maswerte na hindi napili o minalas dahil hawak pa din sila ng sindikato. Lumipas ang ilan pang mga araw, gustuhin mang tumakas ng 2, ay lubos na mahirap ito dahil sa dami ng bantay sa labas ng warehouse. Mahirap din para sa kanila ang makahingi ng tulong tuwing sila ay nasa labas upang malimos dahil mayroon ding nautusang magbantay sa kanila at tiyak na katakot-takot na pahirap ang kapalit nito kung sila ay mahuhuli. Isang gabi habang namamahinga ang 2 bata, matapos ang mahabang pagtatrabaho sa labas, ay narinig nila ang pagbusina ng isang sasakyan. Alam na ng 2 na ito ay isa na namang hudyat ng pagdating ng mga bagong bihag. Sila Buboy at Rita ang naatasan upang maghanda ng pagkain ng kanilang mga bagong bihag. Sila din ang nagsisilbing tigaturo sa mga ito ng mga dapat nilang gawin kung sakasakaling hindi sila mapipili ng mga parokyano at maging kabilang sa mga batang manlilimos. Lingid sa kaalaman ng lahat ay may isang nilalang na nagmamasid sa kanila tuwing sasapit ang gabi. Batid ng nilalang na ito ang ginagawa ng sindikatong bumihag kila Buboy at Rita. Alam din ng nilalang na madami pang bata ang laman ng warehouse. Marahil ay matinding gutom ang nararamdaman nito tuwing siya ay sisilip sa butas ng bubong ng nasabing warehouse. Mga sariwang laman ang tiyak na papawi ng kanyang gutom oras na mapasok niya ang loob ng bodega kung saan namamalagi ang mga bata.
Isang gabi ay di sinasadyang naiwan ni Rita na bukas ang pinto kung saan namamalagi ang mga espesyal na bihag. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon upang makalabas ang mga nasa loob nito. Dahan-dahan ay lumabas ng silid ang mga batang nakatakda sanang ibenta sa mga sindikato na nagbebenta ng kidney. Malas namang nahuli sila ng mga bantay sa kanilang pagtakas at agad ni ibinalik ang mga ito sa loob upang igapos. Dahil sa insidenteng ito ay isang matinding parusa ang nakatakdang matanggap ng batang si Rita. Agad-agad ay kinuha ito ng bantay. Maririnig ang malakas na pagsigaw nito habang tinatamaan ng hugupit mula sa isang sinturon. Humahangos na lumapit si Buboy kay Rita na tila nasasaktan para sa kanyang bagong kaibigan. Di nito natiis ang pag-iyak ni Rita at nakiusap na tigilan ang pagpalo dito. Subalit imbis na huminto ay isa ding hampas ang natamo ng batang hamog na si Buboy. Makikita sa balat ng mga ito ang latay na natamo mula sa malalakas na hagupit. Matapos maparusahan ay patagong nag-usap ang dalawa. Habang umiiyak ay nagpasalamat si Rita sa pagtatanggol ni Buboy sa kanya. Humingi din ito ng paumanhin dahil nadamay pa si Buboy sa parusa. Kung nandito lamang sana ang nanay ko, hindi yun papayag na masaktan tayo ng ganito. Ang wika ni Rita. Oo nga. Kung nandito lamang sana ang mga nanay natin. Malungkot na tugon ni Buboy. Maghahating gabi na nang magpasya sila Buboy at Rita na magpahinga. Tanging tagpi-tagping karton lamang ang mayroon sila upang ipanlatag sa malamig na semento na magsisilbing kanilang higaan. Masakit man ang katawan dahil sa tinamong mga latay, ay agad nahimbing ang batang si Buboy. Habang si Rita naman ay nakatingin lamang sa kawalan at tila malalim ang iniisip. Papikit na ang mga mata ni Rita nang may biglang may kuanong ingay ang narinig nito mula sa bubong ng warehouse. May bahagyang kataasan man ng bubong ay dinig na dinig niya ang parabang minaglalakad sa mga yero. Napaupo si Rita. Mataman niyang pinakinggan ang ingay na kanyang naririnig. Naririnig din niya ang tila ba matalas na bagay na kumakayod sa bubong na yero ng warehouse. Kasunod nito ang patabog na yabag na animoy galit na galit. Hindi lamang napukaw nito ang atensyon ni Rita. Narinig din ito ng mga tauhan na nagbabantay habang nagiinuman ng gabing iyon. May ilang minuto ding nagtagal ang mga yabag. Ang ilang bantay ay nagpa siyang lumabas upang tignan kung ano ang meron sa bubong. Ngunit dahil sa kataasan noon at kadiliman ng kapaligiran, ay nahirapan silang makita ang pinagmumula ng ingay. Nagpa siya ang isa sa mga lalaki na akyatin ng bubong at ang iba naman ay nagsibalik sa kanilang mga ginagawa bago sila naistorbo ng ingay na iyon na nadinig ng lahat sa loob ng naturang warehouse. Sa isang madilim na pasilyo ay kasalukuyang naglalakad ang lalaki. Dala ang isang mahabang hagdan. Kanina lamang ay sinubukan niyang buksan ng ilaw, ngunit kumurap-kurap lamang ito at tuluyang nang namatay. Halos wala siyang makita sa mga sulok ng pasilyong iyon. Ang tanging may liwanag ay ang pagitan ng bubungan na siya niya rin dadaanan paakyat ng may kataasang bubungan. Patuloy itong naglakad habang sumisipol. Naisip niya na marahil ay pusa lamang ang naglalakad sa taas kung kaya't wala rin siyang takot na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Isinandal ng lalaki ang hagdan sa isang bakal na poste at nagsindi ng sigarilyo habang naglalakad at tinitingala ang bubungan na siya niya rin dadaanan. Natanaw niya ang mataas na puno sa tabi ng warehouse na madalas niyang pinag-iihian.
Tinungo iyon at agad na umihi. Matapos ang kanyang ginawa ay binalikan niya ang hagdan upang itayo na sa pwesto. Ngunit malaking pagtataka ang kanyang naramdaman sapagkat wala na sa kanyang pinag-iwanan ng hagdanan. Inilibot niya ang paningin upang hanapin iyon. Napangiti siya sapagkat naisip niya na marahil ay binibiro siya ng isa sa kanyang kasamahan. Sa isang sulok ng napakadilim na pasilyo ay nakarinig siya ng pagkaluskos ng mga paa sa sahig. Tinignan niya ang pinagmulan ng tunog, ngunit wala siyang makita kundi ang kadiliman doon. Naglakad siya papalapit at unti-unti niyang natanaw ang paa ng hagdan. At sa ibaba nito ay isang pares din ng mga paa na agad namang nawala din sa dilim. Ilang hakbang na lamang siya sa kinaruroonan ng hagdan ay muli siyang nakarinig ng pagkaluskos ng mga paa sa parehong lugar kung saan niya iyon narinig at nakita kanina. Muli siyang napangiti sapagkat alam niyang naruroon pa ang kanyang kasama na gumagawa ng kalukuhang iyon sa kanya, ngunit hindi siya nagpahalata. Pasimple niyang dinukot ang lighter sa kanyang bulsa upang sindihan iyon pag nakalapit na siya at nang makita niya ang lukuluko niyang kasamahan. Ngayon ay nasa madilim na siyang sulok ng pasilyo at abot kamay na niya ang hagdanan. Sa madilim na lugar na iyon ay itinas niya ang dalawang braso upang damahin ang hagdanan. Ngunit imbis na bakal ang kanyang nahawakan, ay tila mga braso ang nahawakan niya. Bahagya siyang natawa. Agad na ibinitaw ang kanang kamay upang sindihan ang lighter, habang ang kaliwa ay nakahawak na mahigpit sa braso ng kanyang kaharap. Tumatawa pa din ito habang pilit na sinisindihan ang lighter. Nang sumindi ito ay itinutok sa mukha ng kaharap at doon natigil ang kanyang pagtawa at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang mukha ng kanyang kaharap na noon niya lamang nakita ang nagdulot ng walang pagsidlang takot na kanyang nadarama ngayon. Isang babae ang ngayon ay nakatingin sa kanya. Nakangiti. Nakakiling ang ulo sa kaliwa at nakatitig lamang. Mabilis na tinakma ng babae ang kanang braso ng lalaki na may hawak ng lighter at hinawak ito papalapit sa kanya. Isang malalim na kagat sa lalamunan nito ang agad na tumapos sa buhay ng lalaki. Nahulog ang lighter at muling dumilim sa sulok na iyon ng pasilyo habang naririnig ang nakakakilabot na pagguya ng babae. Makalipas ang ilang oras, sa kumpul ng mga kalalakihan na miyembro ng sindikato ay napansin ng isa na wala pa din ang kasama niyang nagsabing aakyat ng bubong. Ito ang lalaki na nagpahirap kay Buboy at Rita. Tinanaw nito ang daan patungo sa pasilyo, ngunit walang kahit sino ang nakikita niyang lumalabas mula doon. Tinanaw niya ang paligid at sinipat ang mga kasamahan na may kanya-kanyang kumpulan. Ngunit wala talaga kahit saan ang kasamahan niyang iyon. Nagdesisyon na lamang siyang hanapin at sundan ng lalaki. Sukbit ang kanyang baril at ang flashlight sa kanang kamay ay tinungo din niya ang madilim na pasilyo. Malayo pa ay nakita na niya ang hagdan na ngayon ay nakapwesto na sa kung saan maaari na itong akyatin papunta sa bubungan. Dilim ang nakapalibot sa hagdanan na iyon. Tahimik na tahimik ang lugar. At ang malakas na hangin lamang mula sa pagitan ng mga bubong ang kanyang naririnig. Lumapit siya at tumayo sa harap ng hagdan. Tinanaw niya ang dulo noon na nakasandal sa bubong. Ang maulap na kalangitan lamang ang kanyang nakita. Ilang sandali pa ay nagsimula na siyang umakyat. Dahan-dahan sapagkat magalaw ang hagdanan. Nakatingin siya sa ibaba sapagkat gusto niyang makasigurado sa kanyang bawat hakbang.
dinanaw niya pansumandali ang bubong. Medyo nangangalahati pa lamang ang kanyang naaabot. Muli ay tumingin siya sa baba at nakita niya ang isang figura na nagsisimula na ding umakyat ng hagdanan. Huminto ang lalaki at sinipat ang figura. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Naisip niya na marahil iyon ang kasamahan niya na kanyang hinahanap. Ilang saglit pa ay malapit na sa kanya ang figura. Mga limang baitang na lamang ang kanilang pagitan. Muli ay sinubukan niyang aninagin ng sumusunod sa kanya. Tumingala ang figura. Sa bahagyang liwanag ay nakita niya ang itsura nito at napagtanto niya noong mga sandaling iyon na nagkamali siya sa paghahanap sa nawawalang kasama. Nakahawak na ngayon ang babae sa kanyang binti. Ang nakakatakot nitong mukha ang tangi niyang naaaninag. Pilit niyang inaabot ang baril sa kanyang likuran habang humihiyaw. Ilang saglit lang at isang kagat ang kanyang nadama sa kalamnan ng kanyang binti at ang hapdi ng paghiwalay ng laman mula doon. Nabitawan niya ang baril at sa muling pagkagat ng babae ay isang napakalakas na sigaw ang muling narinig mula sa madilim na pasilyo. Sa loob ng warehouse kung saan nakakulong at natutulog ang mga bata, ay narinig ang malakas na sigaw na iyon. Makikita ang nagtatakbuhan papunta sa pasilyo ang mga miyembro ng sindikato. Ang mga ingay ang naging dahilan upang magising ang natutulog na si Buboy. Nagpa siya si Rita at Buboy na alamin ang dahilan ng malakas na pagsigaw. Dahan-dahan ay naglakad ang dalawang bata sa madilim na pasilyo kung saan maaari nilang makita ang kaganapan sa labas at ang tanging pinto na maaari nilang daanan sa pagtakas. Akmang palabas na ang dalawa, nang biglang maaninag nila sa di kalayuan, ang nilalang na kanina lamang ay naglalakad mula sa bubong. Nasa akto ito ng pagkain sa mga bantay ng warehouse. Isa-isa ay sinagpang niya ang mga ito. Nanlilisik ang mapupulang mata nito na animoy galit na galit. Walang awa nitong kinitilan ng buhay ang mga bantay ng warehouse. May baril man ang mga ito ay di sila nakaganti ng kahit isang putok dahil sa taglay na bilis ng nilalang na ngayon ay batid nilang aswang. Nanlaki ang mata ni Buboy sa kanyang nakita. Isang babaeng may mahabang buhok na may nakakatakot na itsura ang nakikita niya mula sa di kalayuan. Matinding takot ang naramdaman ni Buboy na mas pinatindi ng walang ano-ano'y biglang lingunin sila ng aswang sa kanilang kinatatayuan. Dali-daling hinila ni Buboy si Rita pabalik ng warehouse. Sa pagmamadali ay natumba ang dalawa. Dahilan upang gumapang si Buboy papasok at di na mahila ang kaibigan sa kanyang pagtakas sa nakakatakot na nilalang. Narinig ni Buboy mula sa loob ang pag-iyak ng kaibigang si Rita. Gustuhin man niyang balikan ito ay hindi niya magawa sa takot na makain siya ng galit na aswang. Tiyak ni Buboy nakakainin din ng aswang ang kanyang kaibigan gaya ng ginawa nito sa mga bantay ng warehouse. Maya-maya pa ay tumahimik na ang paligid. Alam ngayon ni Buboy na marahil ay wala na ang kaawa-awang kaibigan. Walang nagawa si Buboy kundi ang maiyak sa nangyari. Mahinang paghikbi na lamang ang maaaring magawa niya upang damayan ang kaibigan. Sa likod ng mga tambak na mga kahon, nagtago ang pobreng bata. Nandoon pa din ang takot na baka sa kanyang pag-iyak ay matagpuan siya ng nakakatakot na nilalang na iyon. Ilang sandali pa ay natigilan si Buboy
Naririnig niya ang isang mabigat na yabag na alam niyang nagmumula sa aswang. Malakas ang kabog ng dibdib ni Buboy ng mga oras na iyon. Hindi siya dapat makita ng aswang dahil tiyak na siya naman ang susunod na kakainin nito. Naisip pa niyang puntahan ang silid kung saan nakakulong ang iba pang bihag na kung saan maaari siyang magtago ay huli na ang lahat. Nangangamba siya na sa oras na lumabas siya sa likod ng mga tambak ng kahon upang tunguhin ang lugar ay makikita siya ng aswang. Mataimtim na nagdasal ang batang hamog na si Buboy. Hiniling na sana ay matapos na ang tila bangungot na kanyang pinagdadaanan. Sinubukan ni Buboy na tanawin ang kinaruroonan ng aswang. Dahan-dahan ay dumungaw ito sa kaliwang bahagi ng kanyang kinaruroonan. At nakita niya nga ito na dahan-dahang lumalakad na tila may hinahanap. Alam ni Buboy na siya ang hinahanap ng aswang. Lumingalinga siya sa paligid upang humarap ng kung anong maaari niyang ipanglaban kung sakaling mahanap siya ng aswang. Ngunit malas na walang kahit ano ang pwede niyang gamitin. Sumilip siyang muli at nakita niyang mas malapit na ngayon ang aswang sa kanyang kinaruroonan. Alam niyang hindi magtatagal ay matatagpuan din siya sa kanyang pinagtataguan kung hindi siya makakaalis doon. Nag-isip si Buboy ng plano. Masyadong malayo ang binto at tiyak na di niya magagawang makatakas kung siya ay tatakbo palabas dito. Sadyang maliliit lamang na hakbang ang kaya niyang gawin at mahahabol siya ng aswang pag nagkataon. Inisip din niyang ituloy ang una niyang plano na magtungo sa silid kung saan nakakulong ang iba pang mga bihag. Ngunit naisip din niyang kahit magtagumpay siya sa kanyang balak ay makikita din sila ng aswang at lahat sila ay mapapaslang nito. Isa na lang ang maaaring gawin ni Buboy. At umaasa ang bata na gagana ang kanyang simpleng plano. Dahan-dahan ay gumapang ito papalapit sa isang malaking kahon. Binuksan ang ibabaw nito at pilit na ipinasok ang sarili upang magtago. Payuko na ang bata nang siya ay matigilan. Ilang hakbang mula sa kanyang lugar ay makikita ang aswang. Nakatingin ito ngayon sa kanya at dahan-dahan na itong lumalapit. Wala nang nagawa si Buboy. Napaupo na lamang ito sa takot habang umiiyak. Alam niyang katapusan na niya ngayon. Sa loob ng kahon ay natatanaw pa rin niya ang unti-unting paglapit sa kanya ng nilalang. Ngunit sa paglapit nito ay napansin ni Buboy ang unti-unting pagbabago ng itsura nito. Mula sa nakakatakot nitong itsura, ay kaharap na nito ang isang babae. May maamo itong mukha at nakingiti ito sa kanya. Inangat nito ng bahagya ang kamay na tila ba inaabot ang batang hamog na si Buboy mula sa loob ng kahon kung saan siya napaupo. Halika na at baka hinahanap ka na sa inyo. Sabi ng aswang na ngayon ay nagkatawang tao na. May takot man ay inabot ni Buboy ang nanginginig niyang mga kamay at sa kanyang pagtayo ay narinig niya ang isang tinig sa di kalayuan. Sabi ko sa iyo Buboy, hindi tayo hahayaan ang nanay ko na masaktan kung nandito siya. Nilingon ni Buboy ang pinagmula ng tinig at nagulat siya sa kanyang nakita. Buhay ang kaibigan niyang si Rita. Paumaga na nang lumabas ang tatlo sa warehouse. Ngayon ay makikitang naglalakad si Buboy, Rita, at ang nanay nitong aswang upang ihatid ang batang hamog sa kanyang tahanan.